Magandang araw po. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-transport o ibiyahe yung mga naipon nating breast milk. So, kapag tayo ay working at nasa opisina tayo ng higit 8 oras isang araw, so kailangan nating mag-pump at mag-ipon ng gatas at iuwi ito para sa susunod na araw ay may maiwang gatas kay baby sa bahay. So, unang kailangan natin ay isang cooler bag na minsan ay tinatawag natin insulated bag or thermal bag o simple lunch bag. So, si V-Cool ang isa sa pinakakilalang brand na gumagawa ng mga bags na to for breast milk transport. Okay, so what is, meron tayong isang klaseng bag dito na tinatawag natin yung classic cooler bag ni V-Cool. So, available siya sa kulay na to, maroon. Tapos, meron din tayong blue. So, depende sa color preference nyo. So, meron tayong blue. Tapos, meron din tayong pink. So, liban sa cooler bag, kailangan din natin ng ice bricks. So, si V-Cool ay meron din siyang ice bricks na tulad nito. Actually, limang kulay ito, pero ito lang yung on hand natin ngayon. Ito din yung pinaka common sa kanila. So, pagka unang bilhin nyo nitong ice bricks, ang laman nito sa loob ay powder pa lang. Okay, so nabubuksan itong taas, tapos lalagyan natin ng tubig siya sa loob hanggang dito sa kanyang marka. Okay, so meron naman siyang instruction sheet na kasama. So, yan. Kapag naman, syempre, kailangan natin ng mismong container ng gatas. So, syempre, mas magandang i-partner yung storage bottle ni V-Cool din. So, sa isang carton na to, tatlong bote na po yung laman. Okay, so yung bawat isang set na yon ay may sealing bricks. So, ito po yun. Meron siyang cover na collar na merong silicone na puti dito sa gitna, which is yung sealing disc natin. Okay, so ito yung ating magiging container. Tapos, kung mas matagal sa 12 hours yung kailangan nating paggamit ng cooler bag, pwede natin pang dagdagan ng ice pack na meron din si V-Cool. Okay, so dadagdagan din to ng tubig. So, meron siyang opening dito sa ibabaw. So, dyan natin ipapasok yung tubig. May auto-locking system siya doon sa kanyang design para hindi lumabas yung tubig. Pag yung tubig ay humalo na sa gel na nasa loob nito, nagiging powder pala yan. Nagiging gel yun. Kapag kasi ang gel ay finreeze natin, mas matagal yung lamig na mananatili dun sa gel. Okay, so, mas tatagal yung ice natin. Tapos, meron ding ganito si V-Cool. So, this is a clear bag for waterproofing. Kasi nga, kapag malamig yung yelo, posible siyang mag-condense, magbasa, at baka tumulo sa ating bag. So, ipapakita natin paano natin buuin yun. So, gagamit muna tayo nito. Tapos, lalagyan natin yung ice bricks. So, yung ice bricks, kapag naging gel na yung laman niya, i-freeze natin siya overnight sa mga 8 to 10 hours. Yun. So, kunyari itong dalawa ang ilalagay natin sa ating waterproofing bag. Kunyari, yellow na to. So, saktong-sakto yung sukat nito para sa ating tatlong storage bags. Okay. Tapos, kailangan din natin ng ating cooler bag. Yan. So, ang kagandahan, ang magandang cooler bag na pipiliin natin ay yung may dalawang deck, double deck. So, sa ilalim, doon natin ilalagay yung mga malamig or basa na item. So, yung pinuon natin kanina, ilalagay natin dito sa ilalim. Yan. Pag kailangan natin ng ekstrang lamig para mas matagal, gamitan natin itong ice pack. Okay, so yan, pwede na natin siyang isara. Ngayon, itong bag nga na to, sabi ko kanina, is double deck kasi meron siyang second level. Itong nasa ibabaw. Okay, so itong nasa ibabaw ay isa pang deck. So, pwede natin ditong ilagay yung ating iba pang gamit o tulad ng ating pumps and so on.